po ng umaga, alamin naman natin ang sitwasyon sa bayan pa rin po, lalawigan pa rin rather ng Pampanga sa... Naputol si Mayor. Babalikan natin sapagkat bukod po sa Candaba, may ilang mga bayan pa po sa Pampanga na lubog pa rin po ano sa baha dahil nga po dito sa bagyong Karding, kadadaan na bagyong Karding at na unti-unti umaakit pa rin yung tubig kagaya doon sa may Candaba, doon sa sinabi ni Mayor kanina, umaakit pa rin yung tubig dahil mukhang doon pa nauhulog pa napupunta pa doon sa lugar nila yung mga tubig galing sa Nueva Ecija at Bulacan. Balikan natin si Mayor Jose Antonio Tonton Bustos ng Masantol, Pampanga. Mayor, maya paabak po. Maya paabak po. Magandang umaga po, Sir Robert. Opo. Mayor, makikikumusta po kami sa inyong bayan dyan sa Masantol. May mga barangay pa rin po ba na lubog sa baha? Gaano po karami ito? Nakausap po natin ang ating MDRMO officer kahapon dahil po minabuti po natin na alamin ang sitwasyon per barangay. And ang report po ay 23 of 26 barangays ay lubog po sa baha ngayon. Opo. Kumusta po yung mga kababayan natin? May mga naka-evacuate po ba dahil po may mga lubog pa rin tayo na lugar? Siguro po dahil hindi po maiwan na mga kababayan natin yung kanilang mga tahan at ari-arian. Wala na pong mga naka-evacuate ngayon sa ating mga evacuation centers. Pero talagang patuloy pa rin po ang pagtaas ng tubig dito po sa bayan natin, sa bayan ng Masantol. Mm-mm. Mayor, gaano kalawak o kalala yung damage ng bagyong Karding dyan in terms po sa mga infrastructure at syempre po doon sa kabuhayan ng ating mga kabalin dyan? In terms of sa kabuhayan, nag-request po tayong report and assessment mula po sa ating Municipal Agriculturist Officer. And ang agricultural loss or damage po umabot na po ng more than 8 million pesos. And kaninong umaga lamang, tumawag po ang kapitan ng Barangay Bulacus at nag-request po ng replacement ng kanila pong check gate, ang pinaka-iron sheet plate ng check gate nila dahil po talagang bumibigay na. Ito po ay cause ng pressure ng tubig dahil talagang large volume of water po ang bumababa sa aming river ngayon. Opo. Ito pong baha na nararanasan pa rin dyan sa inyong mga barangay, Mayor Tonton, gaano po kataas itong mga baha na ito? As per the latest report po, 1.5 feet hanggang sa may left bank po, umabot po ng 2.5 hanggang 3 feet ang tubig baha. At ano na po yung mga immediate po na tulong na naibigay ng pamahalaang lokal ng Masantol sa mga kabalin po natin dyan? Opo, yesterday, sa lahat po ng nag-evacuate, lahat po ng pamilya na bigyan po ng 5 kilo na bigas. Kumbaga, pangtawid po. But of course, nagko-continue po rin po ang ating pag-purchase ng mga karagdagan pang family food packs and medicines para po nakaalalay at naka-preposition po sa mga kababayan natin na tutulungan pa. And we are planning to distribute more sa around 8 to 10 barangays po ang ating nire-ready ngayon. Opo, sa lawak po ng baha sa inyong lalawigan, Mayor, sa inyong bayan, gaano karaming pamilya itong apektado na ito? As per the report naman ng ating MSWDO, nasa 15,000 po na individuals ang affected. Kaya po hindi po biro ang epekto ng bagyong Karding na dumaan po sa atin. Mayor, ang bayan po ng Candaba, nakausap po namin si Mayor Rene kanina, ay nakatakda po silang magdeklara ng state of calamity. Diyan po sa inyong bayan, mayroon din po bang ganito ring deklarasyon? Actually po, Sir Robert, noon pa pong August 30, nakadeclare na po ang state of calamity po sa bayan namin. And as the local chief executive, we have no reason to lift it. Dahil palala po ng palala ang sitwasyon po sa bayan natin. That's why almost a month ayan po kami under the state of calamity. Opo. Yung deklarasyon ninyo ng state of calamity nitong August, Mayor, ito po ay related saan naman po? Ano pong cause nito? Flooding pa rin po? Yes po, tubig baha po. Dahil during our declaration, ang mga infrastructure, ang mga eskwelahan, ang mga kabuhayan ng ating mga kababayan ay apektado na. Ngayon pinapalala po ng mga dumadaan na bagyo at patuloy na pagtaas ng tubig baha.
kaya buminabuti po ng lokal na pamahalaan ng Masantol na mag-declare ng state of calamity. At sa pamamaraan po iyon, na-access po natin ang ating quick response fund na nagbigay po ng daan para maumpisahan ang repair and maintenance ng ating mga flood control gates para po maiwasan pa ang nangyaring insidente tuwad po sa Barangay Malauli na kung saan nag-collapse po ang flood control gate na nag-cause po ng pagtaas ng water level ng 1 meter within an hour na nagsira po ng agricultural loss or damage amounting to 6.9 million. Yun po ang naging action po ng ating lokal na pamahalaan. Opo, at Mayor, yung klase naman dyan sa inyong bayan, paano po? Yung ano po, Mr. Robert? Yung klase po ng mga estudyante. Since Monday, kahapon and today, suspended po ang classes. Of course, we are anticipating nga po ang large volume of water na bababa na po. Wala po sa probinsya ng Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, kata ang mga bayan po na nasa Migawing Norte ng Pampanga. Ito pong bayan ng Masantol, Mayor, para sa kaalaman po ng mga kapamilya natin na nanonood, ano po yung pangkaraniwan o nakabuhayan ng ating mga kabalen dyan? Ang major industry po namin dito ay sa agriculture, sa fisheries. So pangingisda po talaga ang major na kabuhayan ng ating mga kababayan po dito. Ibig sabihin, Mayor, kung pangingisda, may mga fish pen tayo dyan na umapaw. Yan po ang nakakalungkot pong balita. And yun po ang nakakalungkot po natin nakitang sitwasyon. Nung tayo po ay nagikot-ikot the morning kinabukasan ng kit ng Bagyong Karding, nakita po natin nagpantay-pantay, pumantay po sa ilog ang mga fish ponds na of course, ang ibig po sabihin nito ay loss po sa ating po mga operators at mga negosyante. Opo. Ito pong mga negosyante natin, mga operator natin na naapektuhan, ano naman po yung maibibigay ng local government sa kanila? Included po sa lahat ng programs ng ating local government ang ating mga fish pond and fish pond operators. And actually, before pa po mag-hit ang Bagyong Karding, namamahagi po tayo ng mga silnets, mga multi-filaments, mga motor engines na I know nagamit po nila ang mga net para po maisalba at mayaharang ang mga harvest po nila sa boundary po ng kanilang mga fish ponds. Pero patuloy po ang mga programa natin para po sa ating mga kababayang mga isda. Baka po may mga nakamonitor sa atin na mga may mabubuting puso, ano, Mayor, o kaya mga non-government organizations, baka ano po yung posible, yung pwede nilang maitulong sa mga kababayan dyan na binabaha po ngayon? Sa pamamagitan po ng platform na ito, kung meron man pong nakikinig dito po sa bayan ng Masantol at ang aming pong twin town ng bayan ng Makabebe, ay kasulukoyan pong nahihirapan at tinaharapang pagsubok na dala po ng Bagyong Karding. At kami po ay kumakatok sa inyong puso, lalo na po sa ating national government, na silipin at tignan po ang sitwasyon namin po rito. Dahil ito po ang aming dinadaanang pagsubok ay hindi lamang po dala ng Bagyong Karding, kung hindi ng permanenteng pagwasak sa aming bayan na pangunti-unti na nararamdaman dahil po at dulot po ng climate change. Kaya ang aming pong bayan, pareho po ng Makabebe, at I know I share the same situation with Candaba, tulad po na na-mention nyo kanina, na kailangan po talaga ng national government intervention at tulong po mula po sa iba't ibang parties para po maisalba ang aming pong mga bayan. Opo, Mayor, nasa inyo rin po ang pagkakataon, baka may nais kayong banggitin sa inyong mga kabalen dyan sa Masantol. Go ahead po, Mayor. Sa mga kababayan ko naman po sa bayan ng Masantol, tulad po ng lagi ko pong sinasabi, kahit ano po pong pagsubok yan, kahit ano pong problema na dadaan at kailangan natin harapin, lahat po ito ay ating malalagpasan kung tayo po magtutulungan at magtutulingan bilang isang pamilya. Mayor Jose Antonio Tonton Bustos ng Masantol, Pampanga. Dakala salamat, Mayor. Salamat po.